Isa sa mga problema ng mga Pilipino ang kahirapan dahil ito sa kawalan ng trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority ay bumaba sa 4.5 ang unemployment rate sa Pilipinas. Dahil ang mga pangunahing nag-aambag sa mataas na unemployment rate sa Pilipinas ay ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Sa mga kaso kung saan napakataas ang kawalan ng trabaho, magkakaroon ng kakulangan sa budget dahil sa kombinasyon ng dalawa, pagkawala ng kita ng WIS at pagtaas ng paggasta para sa welfare. Magre-resulta ito sa pagkakaroon ng limitadong budget ng gobyerno na gagastusin sa maraming lugar, gayon din ang pagbaba at paggasta sa mga pampubliko. Paano nga ba nakakaapekto ang kawalan ng trabaho lalo't mataas rin ang mga bilihin sa panahon ngayon? Malaki. Malaking kawalan. Mahirap din ang walang trabaho lalo na't kung marami kang anak. Kasi pagka yung lalo na matataas ang mga bilihin ngayon, sobra na eh. Saan mo kukuhanin yung mga kakainin ng mga anak mo? Siyempre, yung mga kikitain ng tao, kikitain mo sa isang quincenas, kulang sa pambibili mo ng mga bilihin ngayon. Kaya sibuyas lang natin, mataas na eh. Kaya kailangan magkaroon din ng trabaho. Lalo ngayon, matumal ngayon. Ngayon sa ganitong tinda namin, matumal. Kaya yung sa isang quincenas, kulang nga lalo kung may pamilya ka. Kaya kailangan, kung ang anak mo medyo ano, kailangan may trabaho para hindi sila umano sa hindi pagkain. Una-una na parang kakadepresyon ganun, kalungkot sa kanila. Lalo na sa mga taong nag-opisina na hindi sanay sa mga ganitong trabaho. Siyempre malaki talagang kawalan yon kasi una sa lahat ng bagay ngayon binibili. Lalo na sa mga nangungupa, nagbabayad ng bills. Kung wala kang work, paano ka makakapamuhay ng normal? So hindi magiging normal ang buhay niyo lalo na pagpapaaral ka ng mga estudyante. So kailangan talaga ng work kahit yung mga maliliit ako, tindera, hindi pa rin nga sapat eh. So kailangan talaga ng regular work para mabuhay mo yung pamilya mo. Underemployment. Sa particular, ito ay tumutukoy sa mga taong nagtatrabaho ng part-time, ngunit handa at may kakayahang makisali sa karagdagang trabaho. Sa konsepto, mayroong ding underemployment kung saan ang trabaho ay hindi nagagamit ng buo o nagbabayad ayon sa mga kasanayan na maaaring ibigay ng mga manggagawa. Ngunit nakakatulong ba kahit paano ang pagiging underemployment sa iyong palagay? Tingin ko nakakatulong siya kahit na sabihin mo may tinapos ka. Kasi sa ganitong wala naman kami mga tinapos, nagagawa namin ang paraan mabuhay sa sarili naming pamamaraan. At hindi mo nagamit yun sa work ng first mo. Kasi kadalasan naman talaga yung mga nakakapagtapos ang college, hindi naman kagad nila nakukuha yung course na gusto nila. So nag-umpisa sila sa mababang trabaho. Hanggang sa depende sa tao kung minamahal niya yung trabaho niya, umaangat naman yun. Marami ng mga bagay ang mas lalo pang pinapalakas sa panahon ngayon. Kung kaya't sikapin natin mapag-aral na mabuti, nang sa ganun ay mas magkaroon tayo ng mas maraming kaalaman.